Dito kami ngayon, papunta sa bagong eye hospital ni Kano. Ayan, meron siyang ano, appointment ngayon. So, dito to sa may crossing Kabanatuan. What? Huh? Those are made of wood. Furniture? Not really furniture. Those are crib for babies and baskets that made of wood. Kano. So ito na yung ano, eskwelahan ng Good Samaritan. Good Samaritan College. Yan. Tapos, ito na yung hospital. Katapat niya ito. Katapat niya itong South Star Drug. Be careful. Yan. So ito yan. Here? Yeah. Do you want to go here in the... There's a grills. There's a railings here. Come on. Come on. Good morning, sir. How are you? Ayan. Dito na. Yan na yung clinic. Adjust lang siya ng kanyang mga paa. Kasi masakit na daw. Okay. Yung kanto na yan. Actually, papunta kami ng McDonald's. Kasi yan yung kanto na yan. Yan yung palatandaan. Kakain muna kami ng tanghalian. Kasi... alas dos pa yung dating ng doktor and 12 o'clock na, so nilakad na lang namin kasi malapit lang naman yun si Kano and gusto niya talaga maglakad kasi masakit daw yung puwet niya doon sa sasakyan sa kakaupo and walang ibang kakainan, Jollibee at McDonald's lang, walang ibang restaurant. Let's go here, love. Yan yung tinatawag na crossing dyan, Kabanatuan Crossing. Aray! Kasi ka na. Casey, look, Nelly, have fun, it's all for you, look! Yay! Ooh, she's hungry. She's hungry. She just didn't eat breakfast. Yeah. She's hungry. Kami guys, ano na, time check. 6:30 na. 6:30 din ng gabi. And alam nyo ba, grabe yung pag-alala namin. Kasi, ano, pagbukas namin ng pintuan, walang Casey na sumalubong sa amin. As in, grabe yung takbo ko dun sa ilalim nung, ano na yon, nung kitchen namin. Kasi nung iniwanan namin siya, dun siya nagtago sa ilalim na yon. So, pagsilip ko dun, wala siya. Grabe yung kaba ko. Sabi ko, saan siya? May nagnakaw ba sa kanya? Inakasara naman. Siya lang kasi mag-isa na iwan. Tapos umalis kami. And grabe yung kaba ko. Tapos, yung CR namin nakabukas, hindi pala nasara. So nandun siya, hindi namin alam, pinag-usapan namin kung anong oras siya nakapasok doon, ilang oras siyang nandun sa CR. Siguro yung nararamdaman niya na kailangan niya mag-CR, pumasok siya doon. Kasi hindi yan siya umihi dito sa loob. Kapag ganyan na ano, umaalis kami, either na mag-aantay siya sa amin or kapag sobrang ihing-ihi siya, gagawa talaga siya ng paraan. So siguro naisip niya pumunta doon sa may CR na yun. Yun, may ihi doon sa CR. Hindi ko alam kung anong oras siya naihi and anong oras siya na-stuck doon, ilang oras siya nandun sa CR na yun. Yun, grabe ka ba namin? Kasi walang sumalubong sa amin. Ang kala ko ano na nangyari sa kanya. Grabe. Aside sa dibdib. Sabi ko sa kanya, parang napaka-irresponsable nating magulang. Parang ganun. Kasi hindi namin nasara yung CR, naiwanan siya. Diba? Eh, hindi kasi yan nag-ano eh. Yung usa siya kasi siya nagsasara eh. So... kapag siya lang, nabubuksan niya, siguro naitulak niya, nakapasok siya. Tapos kusang nagsara, kaya hindi siya nakalabas. Yun. Right, baby? Say hi to them. Say hi to the guys. Yay! Pero mukhang okay naman siya. Kasi kanina, ano siya, yung tawag nito? Malamiya siya kanina, hindi siya kumain ng almusal. Kasi ngayon, parang okay naman siya, naging maliganig. Maybe! Look! Say hi to the guys! Ayun guys, ang update dun sa eye check-up, dun sa cornea ni Kano.
ay sabi ng doktor ay getting better daw. So getting better and walang ano, pinababalik kami by December na. Follow up check up niya sa December na. And as usual, kahit ganun lang ang pagtingin ng doktor sa mata niya, yung tinitingnan lang, check up lang. So ang mahal ng doktor na to kasi ang bayad sa kanya ano, ang doctor's fee ay 1,450. Yun lang yung check up lang yun. Ito yun, 1,450. And he saw me all 10 minutes. Yeah, ano lang yun, 10 minutes. 10 minutes check-up lang yun. Tapos guys, ang aga namin dumating dahil inagahan talaga namin. Dahil nung nakaraan na pumunta kami doon, ang daming tao, hindi namin alam na marami palang pasyente kapag time ng doktor na yun. So sobrang late na kami nakarating noon, alas 2 na, tapos natapos kami late na, nakauwi kami noon, alas 8 na eh. So ngayon, ang ginawa namin, inagahan namin, I think alas 9 kami umalis si kanina. So dumating kami doon mga around 11:30, tapos nag-lunch kami mga 11:30, nagpaano na kami, kumuha na kami ng number para number 1 kami sa pila. Tapos after noon, nag-lunch na kami. Tapos nag-antay kami ng almost 2 and a half hours sa doktor. Tapos nung dumating yung doktor, 3 o'clock na ng hapon dumating. Tapos 10 minutes lang, tapos agad. 10 minutes lang, 1,450 agad yung 10 minutes lang. So ang mahal ng doktor na to, yung doctor's fee. Samantalang yung ano yung pinakauna niyang doktor na nag-check up sa kanya, as in 100 pesos lang palagi yung binabayaran namin, 100 pesos every, how many times did we see Dr. Cortez your eye check up? 5 or 6. Yeah, 6 times namin na meet yung doctor na yon, 100 pesos lang, as in every check up niya 100 pesos lang yung binabayaran. Ibig sabihin yung 100 na yon sa hospital lang. So para sa kanya wala nang bayad. Samantalang to grabe, 1,450, wow. Tapos binigyan lang niya si Kano ng reseta, pero hindi pa namin siya binili kasi meron pa naman. Makes me think he got his degree in the States. Yeah, tapos binigyan niya kami ng another eye drops, pero same pa rin. Pero sabi ni Kano, effective daw yung binigyan niya na Hylocare. Kasi hindi na nag-ano yung mata niya, nawala na. Paunti-unti yung nakikita niya parang ulap. So effective yun, pero hindi muna kami bumili kasi tinry namin hanapin sa mga mercury dito, baka mas mura. Pero sad to say, wala sa mga mercury. I think, ano yun, parang special lang na pinagugunan niya. Parang ganun. So, yun. So, babalik na lang ulit kami doon para lang bumili ng gamot na yun. Kasi yun sabi niya, binikano. Actually, sabi ko kasi, baka mas mura sa mga mercury, doon na lang tayo bumili. Pero sad to say, yung isang, yung lubricating eye drop niya, hindi siya available sa mga mercury drug. So, wala. So, babalik na lang ulit ako doon para bumili ng eye drops na yun pag naubusan siya. So, yun lang. So, yung follow-up check-up niya ay sa December na ulit. So, actually yung after yung surgery ng mata niya na yung removal ng kanyang eye cataract ngayon, ang laki ng changes, ang laki ng difference ngayon kasi niyayabangan niya ako. Niyayabangan niya na ako sa paglalakad sa labas kasi alam mo yun, ayaw niya na magpahawak sa akin kasi kaya niya daw. Basta pag concrete, nakikita niya na kasi, dire-diretso, smoothing yung kanyang lakad. Pero pag sa mga rough road, medyo inaanuhan ko talaga yan siya. Yung mga tabing yung daan, kasi nga, di ba, putol yung paa niya. So kapag hindi niya masyadong natapakan ng maayos yung tapos tabing yung daan or may bato, may tendency kasi na umano siya, matumba. So yun ang iniingatan ko. Pero kapag flat yung dinadaanan niya, ayaw niya na magpahawak. Mabilis na siya maglakad. Kasi nakikita niya eh. Yun. So, yun lang po yung update. Bye. Thank you for watching. Say bye. Bye.